Hello mga friend! Okay, magtrabaho na sagta. So habang nagatrabaho, magchika-chika ta. So ang ichika ko is, kanina nung kumain kami ng breakfast, narinig ko yung kanta ni Robbie Williams na Be a Better Man. Tapos naalala ko na si Robbie Williams ay nakaranas din pala ng parang depression. Tapos sabi ko kay Papa Bear, Papa Bear, bakit kaya yung mga artista kaya mga mayayamang tao, ba't kaya nakakaranas sila ng depression? Kahit na ang dami nilang pera. Tapos sabi niya, pare-pareho lang naman yun eh. Mayaman man, o mahirap, famous ka man o ordinaryong tao, makakaranas ka talaga ng depresyon. Kasi, katulad sa akin, kahapon, nung umakyat, nagtaka ako bakit umakyat siya doon sa second floor, tapos ang tahimik niya. Ito naman si Alex, pumunta ng CR sa tinatawag-tawag niya yung papa niya para siya ang maghugas sa kanya. Hindi niya marimig, syempre, kasi nasa taas siya. Good bro, my love? Okay. Tapos, pinuntahan ko siya doon. Tahimik, walang ilaw. Doon pala siya nakaupo sa sofa kasi nag-emote. Sorry. Hindi dapat tinatawanan yun. Tumutulo na yung luha niya kasi parang na-depress siya. Hindi niya na alam yung gagawin niya. Yung feeling na nababurnout ka. Tapos tinanong ko, bakit, anong nangyari? Bakit parang na-depress ka? Hindi na niya daw alam kung ano ang gagawin niya. Sabi ko, magdahan-dahan ka kasi. Huwag yung puro ras-ras, ganito, gawin. Take your time. Bigyan kita ng carrots? Okay. Sige, try mo nga. I-try, oh. Sa'yo na yan. Tapos, nakumbinsi ko siyang bumaba. Ayun. So, hindi na siya lumabas at magtrabaho. So, ang ginawa niya, nanood na lang siya ng movie. Tapos, continue na tayo sa story. Ang sabi ko naman, bakit kasi opinion ko lang ah. Siguro kaya na de-depress yung mga artista. Kasi sa dami-dami ng ginagawa nila, kagaya ng mga singer. Diba? Concert dito, concert doon. Tapos, napaka-hectic ng schedule. Tapos, kailangan mo pa mag-training, mag-rehearse. Ang dami-dami nilang ginagawa para lang ma-perform nila ng maayos yung kanilang trabaho. So, to the point na parang kulang na siguro yung tulog nila. Wala na, parang hindi na sila masaya kasi parang anong tawag dyan? Yung
Yung ginagawa mo na lang puro ano eh, puro trabaho, puro trabaho. Hindi mo na nililibang yung sarili mo. Hindi ka na nakakapagpapahinga. Siguro kaya ganun, kaya sila nade-depress. Kahit na sako-sako siguro yung pera nila, no? Tsari. So, ayan. So, about that. Sa tahimik na naman. Masarap! Kumain siya ng carrots. Ayan. Good girl. Sarap yan. Tapos nabaling naman kami sa story na ano sabi niya? Dali. Parang wala na yata naman ang utak ko. Sabi niya, bakit daw yung society at ang mundo ay parang palagi na lang tayong tinatakot na mamatay. Sabi ko naman, bakit? Bakit mo nasabi yan? Sabi niya, eh kasi, araw-araw, ang pinapakita sa TV, sa social media, o any kind of platform, maging sa radyo, ang naririnig lang natin, may gera doon, may katulad nitong pandemic, eh di natatakot lahat mamatay. So parang dahil natakot kang mamatay, parang natakot ka rin mabuhay. Sabi ko, ganun. Tapos umiiyak siya. Tumutulo luha niya. Hindi, nahihirapan siya mag-explain. Siguro, opinion ko lang din to. No? Siguro, minsan naiisip niya. Or, natatakot siya mamatay. Paano kasi lagi niyang iniisip eh, na may ano, na may metal yung ano niya. Yan, ini-explain niya. Tapos, sabi ko naman, opinion ko, ako, hindi ako natatakot mamatay. Kahit na may kung ano-ano pa may dyan. Kasi naniniwala ako na lahat naman tayo ay magkakaranas ng kamatayan, di ba? At wala namang exempted yun. At ganun naman talaga ang natural na proseso ng tao, ng buhay ng tao. Ay mamamatay ka. Wala namang forever na tao. Ako nga, minsan naiisip ko, hanggang kailan na lang kaya ako dito sa mundo? Sige yan. At naniniwala ako na kapag oras mo na sa ayaw at sa gusto mo, eh mamamatay ka talaga. Pero minsan naiisip ko rin na ang tao dito. Hindi ako takot mamatay, pero ayoko pang mamamatay. Kasi, maliit pa yung mga anak ko. At nag-aalala ako para sa kanila. Kaya ayoko pang mamatay. Diba, Luis? Masarap pa yan. Sarap. Or, tuga ka, tuga. Ganun, diba? Kayo ba? Naisip nyo rin yan? Yung hindi ka takot mamatay, pero ayaw mo pang mamatay. Buhay nga naman, oh. Talaga ang buhay sa mundo.
Nahulog. Kunin ko muna. That's life. So, tapos, sana naman ko yun to. Ano daw ang dapat gawin kapag halimbawa yung may naranakit sa'yo or yung ganyan may nagsabi sa'yo ng hindi maganda, or kagaya halimbawa ng halimbawa niya, kapag may meron reon daw na nag-aabang ng bahay mo, tapos dahil hindi nakapagbayad ng renta ang tao nag-aabang ng bahay mo, eh nagalit ka na, eh parang you spend so much time on that to think. Yan lang iniisip mo, bakit hindi pa siya nagbayad, bakit ang blah blah blah, ang dami mo bakit sa isip mo. E parang dahil sa iniisip mong ganun, nasisira tuloy yung araw mo. And then, sabi niya, worth it ba I spend my time thinking about it? Sabi ko naman, ito daw sa akin lang. No, hindi worth it. Kasi sabi ko, pag yung mga ganyan dumarating sa buhay mo, dyan mo na i-a-apply yung pasensya. Habaan mo yung pasensya mo. Second, yung understanding. Pangatlo, baka may rason. Sabi ko, habaan mo yung pasensya mo. Kasi baka hindi mo alam o hindi natin alam na mayroong rason bakit nga na-delay siya, ganun. Hindi natin alam. Ngayon, kung mag-speculate ka na ng kung ano-ano sa utak mo, abay, ikaw lang din. Parang, ikaw, masisira araw mo araw-araw. Hindi naman worth it para sa akin. Ah. Hindi worth it na iaksaya ko yung panahon ko dyan. Sa mga bagay na wala naman akong control. Diba? Sarap, my love! Ay, buhay talaga. Sabi ko sa kanya, pwede ba yan na isama kita sa vlog ko? Tapos, ayaw na ayaw niya. Allergic yata sa ano. Allergic sa camera. Ay, nako. Pero kami ni Luis, walang allergic, makakapal ang mukha. Diba, Luis? Ay, nako. Kaya kayo, mga best, huwag masyadong magpapadala sa inyong emosyon. Minsan, habaan natin ating pasensya. At huwag kalimutan na magdasal lagi. You know, pagka parang punong-puno ka na, magdasal lagi. Tsaka, huwag abusuhin ang kalusugan. Mahirap na kasi eh, pag nagkasakit ka, tapos, yun, hindi mo na maibabalik.
parang tubig lang yan. Yung parang tubig na dumadaloy. Pag dumaloy na, hindi na yan babalik sa ganun. Mahirap. Napakahirap ibalik ang tubig sa pinanggalingan niya. Tsaka. Ayan. Tapos na ang kwentuhan. Ano, Luis? Ay, hindi pa pala ako tapos. Ay, galit na naman siya. Sobra. Sa mga nanonood ng video ko, salamat. Salamat sa pag-subscribe. Pasensya na 'yung mga video ko. You know, hindi perfecto. Hindi kaya-aya. Eh, paano hindi ako marunong mag ano 'yan? Edit dito. Bobita kasi. Bye!